Pag sinabing Melay Cantivero, siguradong masayahing babae ang nasa isip mo at yan ang ating nakikita sa kanya sa harap ng kamera. Pero sa likod ng mga ngiti niya ay may mga malalaking pagsubok pala na pinagdaanan si Melay noong kabataan niya, lalong-lalo na ang kanyang pamilya. Kaya sa video na ito ay mas makilala mo pa ng lubusan ang isang Melay Cantiveros. Ang isang actress, comedian, performer at host na si Melay Cantiveros ay may tunay na pangalan na Melissa Bunayos Cantiveros ay isinilang noong April 6, 1988 sa General Santos. Siya ay nag-aaral ng college sa Mindanao State University General Santos at kumuha ng kursong Education Major in English. Kahit hindi ito ang gustong kurso niya, mas gusto niya kasi ang kursong Mass Communication. At sa university, siya ay isang activist at member ng isang Social Democratic Party. Ang kanyang mga magulang ay sina Dionisio at Virginia Cantiveros. Siya ang pangatlo sa kanilang apat na magkakapatid at siya lang nag-iisang babae at ang isa niyang kapatid ay isang seaman. Sinabi niya sa panayam na may kaya sila sa buhay noong kabataan niya sa General Santos City. Kasi ang kanyang pamilya ang nagsusupply noon ng tuna sa iba't ibang bansa. May malaking bangka daw sila noon na pinapadala sa Laot at tatlong buwan nandun para kumuha ng tuna upang ipapadala naman sa Japan. Ngunit may isang pangyayari na hindi nila inasahan na nagpabago ng husto sa kapalaran ng kanyang pamilya. Ito ay noong nahuli ang kanilang bangka ng mga awtoridad ng Indonesia dahil hindi nila namalayan na lumagpas na pala sila sa boundary ng Indonesia. Kahit kaunting lagpas lang nila sa boundary ay hinuli agad ang mga tauhan ng kanyang ama at dinala sa Indonesia at kinulong. At nadagdagan pa ang stress ng ama ni Melay dahil sinira ang kanilang bangka na nasa halagang kalahating milyong peso na pinaghirapan ng kanyang ama. Nasa mga 2 taon pa bago nakauwi ang mga tauhan ng kanyang ama na kinulong sa Indonesia. Kaya ang kanyang mga magulang ang nagpakain sa mga pamilya ng tauhan ng kanyang ama sa loob ng 2 taon. Kung saan ito ang sobrang pinakanagpabagsak sa kanilang pamumuhay at pagkatapos nun ay naghirap talaga sila. Sa nangyari sa kanilang buhay ay may natutunan si Melay na pwedeng bawiin agad ng Panginoon ang mga biyayang binigay niya, kaya huwag itong ipagyabang. Kaya si Melay bilang kaibigan, ayon sa kanyang mga matatalik na kaibigan, noong hindi pa siya sikat hanggang ngayon, na sikat na siya ay napaka-humble pa rin niya. Hindi siya nagbago kung ano siya noon, ay ganun din siya hanggang ngayon. Kahit busy na si Melay ngayon ay siya pa rin daw nag-reach out sa kanyang mga kaibigan. At higit sa lahat siya ang tumupad sa pangarap ng isa sa kanyang matalik na kaibigan na nabigyan niya ng magandang buhay. Napakabuting tao talaga ni Melay, hindi lang sa kanyang pamilya at mga kaibigan, kundi pati na rin sa ibang tao na hindi niya kilala. Tungkol naman sa kanyang buhay pag-ibig. Tanging ang asawa lang niya ngayon na si Jason Francisco ang artistang nakarelasyon niya simula noong nagkasama sila sa loob ng Big Brother house sa Pinoy Big Brother, Double Up noong 2009 hanggang 2010. Paglabas nila sa Big Brother house ay nag-guest sila sa ASAP at doon kinumpirma ang kanilang relasyon. Dahil sa kanilang unique, natural at genuine chemistry ay itinuring sila noon na isa sa mga most phenomenal love teams at nagkaroon ng mga proyekto ng magkasama na tinatawag ang kanilang love team na Melason. Sila ay ikinasal noong December 9, 2013 sa Holy Cross Parish sa General Santos City. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng 2 anak na babae na si Mela o Amelia Lucille na isinilang noong April 3, 2014 at si Stella o Stella Rosalind na isinilang noong April 9, 2017. Bilang mag-asawa ay may pinagdaanan din sila o sinubok sa maraming problema at marami raw silang pagkakaiba sa iba't ibang bagay kaya naghiwalay sila noon. Pero nagkabalikan rin sila dahil natutunan na nila na sa isang relasyon ay dapat nasa sentro palagi ang Panginoon. Kaya hanggang ngayon ay matatag pa rin ang kanilang relasyon kasama ang kanilang mga anak. Alam nyo ba mga higala na ang mga anak nila na si Mela at Stella ay minulat nila na matutong tumulong sa kapwa? Ang kanilang panganay na anak na si Mela ay ang unang baby millionaire o baby nario sa Bet on Your Baby na isang game show capital of the Philippines sa ABS-CBN. At ang kanilang bunsong anak na si Stella ay nag-graduate noon ng kinder na nakatanggap ng 2 medalya kung saan proud na proud sila sa kanilang anak. Dahil marami ang humahanga sa kanila at naaaliw, kaya marami nang nakafollow sa kanilang social media account na umaabot na sa millions. May kaunting kaalaman naman tungkol sa kanyang karera sa showbiz.
Siya ay unang nakilala nung pumasok siya sa Big Brother house noong October 2009 sa Pinoy Big Brother, Double Up. Pagkatapos ng 133 days ay nakakuha siya ng pinakamataas na boto sa final episode kung saan siya ang naging big winner at ang kanyang asawa naman na si Jason ay ang third place sa competition na iyon. Sa competition na ito ay nanalo siya ng 1 million pesos at may iba pa siyang mga natanggap na jaw-dropping prizes. Noong February 2010 ay nag-guest siya sa The Buzz, SNN Showbiz News Ngayon at sa Entertainment Live at inimbita rin siya sa mga variety shows tulad ng A$AP Rocks. Noong 2010, siya ay makikita sa comedy fantasy drama series na Koki at Ako bilang supporting cast at sa pelikula na I Do. Noong 2011 hanggang 2015 ay makikita siya mga TV shows tulad ng 100 Days to Heaven, I Dare You, Be Careful with My Heart, Apoy sa Dagat, Honesto, Ikaw Lamang, Two Wives, sa ilang episode ng Once Upon a Time, Maalaala Mo Kaya, at sa Precious Hearts Romances Presents. At sa taong 2015 rin ay kinoronahan siya bilang kauna-unahang grand winner sa first season ng Your Face Sounds Familiar na isang singing and impersonation for celebrities. At nanalo siya sa competition na ito ng 2 million pesos na ang kalahati nito ay napunta sa kanyang napiling charity. Sa taong 2015 nang siya ay nagsimulang mag-host at naging host sa PBB Otso, PBB Connect, PBB Community Season 10 at marami pang iba. Nagkaroon naman siya ng mga pelikula tulad ng Sisteracas, Past Tense, Shake Rattle and Roll 15, You're Still the One at marami pang iba. Bumida din siya sa pelikulang Ma'am Chief, Shakedown in Seoul na kung saan isa siya sa nanalo ng Best Actor Award sa Asia Artist Awards 2023. Siya ay may iba pang mga parangal tulad ng ASAP Pop Viewers Choice Awards sa kategory na Pop Fans Club, Cosmopolitan Awards sa kategory na Fun Fearless Women, Global Awards for Outstanding Executives sa kategory na Events Host and Media Influencer, PMPC Star Awards for Television sa kategory na Best Celebrity Talk Show Host sa Morning Talk Show na Magandang Buhay at marami pang iba. Ang mga naipundar na ni Melay simula noong sumikat siya. Ano-ano kaya ito? Ang mag-asawang Jason at Melay ay nakapundar na ng two-story house na matatagpuan sa Calapan, Mindoro na ang blessing nito ay noong 2017. At mayroon rin silang bahay kubo sa General Santos City upang doon sila mag-bonding at mag-relax ng kanyang pamilya kung uuwi sila doon. May mga negosyo rin siya tulad ng rice retailing business. May restaurant sa General Santos City na kanto na nag-specialize sa grilled items. Nag-franchise siya sa isang fast food business na Adobo Connection at binigyan din niya ang kanyang ama ng vulcanizing shop business. Nakapundar rin siya ng mga sasakyan tulad ng Ford Ranger Wildtrak na nagkakahalaga ng 1.9 million pesos na niregalo niya sa kanyang asawang si Jason. Mayroon rin silang Ford Territory na nagkakahalaga ng mahigit 1.6 million pesos at may iba pa silang mga sasakyan na hindi nila isinapubliko dahil hindi na kailangan pang ipakita. Yan po higala ang naging buhay ni Melay Cantiveros at hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli and God bless you.